And guys, update ko lang, ano ba talaga nangyari sa aking SSS contribution? Yun nga guys, yung nangyari sa aking SSS contribution, nag-overpayment ako ng loan ko. Kaya ano, kailangan natin siyang i-adjust kasi doon sa overpayment na yun, sobrang laki po niya. Umabot po siya ng almost 6,000 kasi yun nga, first loan ko is 18,000. Nung nag-ano na ako, nung na-check ko na, yung payment ko guys, umabot siya ng almost 6,000 yung na-overpayment ko doon sa SSS. Kaya kailangan siya nating i-request guys, para maano naman siya, para matali doon sa first loan ko. Tapos yung sobra nun guys, ilalagay sa second loan ko. Anong nangyari kasi nun guys, nag-loan ako ng SSS nung 2016 December. Tapos ano, after noon nung patapos na sana ko, parang ano na lang, mga ilang months na lang, abot na ako sa 2 years payment sa loan na yon. Nag-renew ako, hindi ko na siya tinapos kasi sa SSS naman, pwede kang mag-loan kung may balance ka na lang na 6,000. Na sorry, 9,000 pala. Kaya yon, pag nakita ko kasi balance ko na lang 9,000, nag-renew ako. Tapos yung pwede kong renew is sumabot siya hanggang 27,000. So yun guys, pag-check ko kasi ngayon after kong magbayad doon sa second loan ko na 27,000, ano siya, pag-check ko doon sa online payment ko, mayroon siyang penalty at saka interest. Kasi yun nga, yung ibang payment ko doon sa second loan ko sana, doon linagay sa first loan ko. Kaya sobra-sobra yung loan ko. At saka buko doon, may sobrang ano din, contribution intended for my first loan. Kasi ano, linalagay pa rin nila doon yung bayad ko. Supposed to be sa pang second loan ko na yun. Kaya yun, kailangan natin siyang i-adjust para makapag-loan tayo uli. Kasi yun, sobrang laki rin ng interest at saka may penalty pa, kaya kailangan ko siyang ipa-adjust. Yun nga, dahil doon sobrang aga natin ngayon, tapos pumipila tayo, ang rest pa doon kasi yun nga, limited lang ang pwedeng anuhin nila ngayon kasi kailangan mo ng online booking para ma-entertain kanila. Kaso wala tayo, yung iba nga ilang months na nagpasa ng mga booking na yun para lang ma-entertain sila today. Sobrang hassle talaga, marami ding mga nagre-reklamo. Pero ano naman, binigyan naman tayo ng form na mag-fill out tayo for adjustment of overpayment. Baka pwede na yun. Pero yun lang, hindi natin alam kung kailan siya ma-optionan. Mas okay kasi sana kung face to face talaga, kasi doon makahingi ka ng assurance or pwede mong matanong kung hanggang kailan pwede na or maging okay na yung ano natin, yung contribution natin. Kasi dito kasi parang hanging siya, itadrop lang natin siya doon sa mga boxes. Hindi natin alam kung ano, kailan siya actionan, kailan siya makuha. Tapos sabi naman nila guys, magte-text daw sila, pero yun lang yung iba sa naririnig ko dito, 1 month na daw hindi pa sila tinitext. Kasi mas maganda sana yung face to face, at least alam mo na kung bigyan ka ng kung hanggang kailan na siya pwedeng i-follow up rin uli natin. Dito kasi mayroon akong nakuhang contact number nila, kaso walang tumatanggap ng tawag. Ring ng ring lang, tas sobrang busy ng ano, parang ring ng ring lang talaga, tas walang sumasagot. Kaya kailangan na talaga nating pumunta dito. Pero yun lang, kailangan mo rin magpa-online schedule para ma-entertain ka. Pero sa ngayon, hindi nila ako binigyan ng for online schedule. Binigyan na lang ako ng form kasi parang ganun lang din naman yung mangyayari. Pero yun lang, yung assurance dun, kailan ba ma-actionan guys? Kasi yun, pag nakita rin nila yun, hindi din yun agad-agad dun maano na nila, ma-adjust. Kaya ano, parang mga ilang ano pa rin yan, mga ilang araw din yan bago mag-reflect sa contribution natin para maayos doon.
yun lang din kayo, if ever mangyari din sa'yo, kailangan nyo nyo rin ano, i-check time to time yung SSS payment nyo or yung contribution nyo, para kung may makita kayong problema, guys, maksyonan nyo agad. Yung sa akin kasi ano, nanotice ko na lang siya ngayon nung paano na ako yung palo na sana for third loan. Ang nangyari pa doon, instead of tumaas yung pwede kong maloan, lumower pa siya ng 1,000. Loanable amount ko lang daw is hanggang 26,000. Kaya yun, kailangan talaga natin siyang ipaayos. Tapos kung sana, kung may ano pwede tayong na-entertain, pwede nating talungin bakit lumower yung pwedeng loanable amount natin. Kaya yun lang, guys. Yun lang ma-advise ko sa inyo, na dapat nyo talagang ano, ayusin kung kailangan. Dapat from time to time check nyo din yung mga SSS contribution nyo, para at least kung may gamit na kayo, ready na siya, hindi na siya sobrang hassle, tapos hindi ka na mag-aantay-antay pa. Kaya yun yung nangyari sa akin. Kaya ako ngayon, mayroon na kasi ako ngayon yung pang online, kaya yun, chine-check ko siya time to time rin. Tapos after nito, kailangan din natin i-check kung kailan siya ma-actionan. Kaya nun lang, guys, maraming salamat po. Yun lang po ang mabibigay ko sa inyong payo. Thank you.